Okay, good day everyone. Minasan konnichiwa, Samurai Engineer Desk. Today we will talk about heating safety tips. So what are those equipment that could create heat? So may mga equipment po tayo sa bahay, may mga devices, may mga appliance na nagiinit. So paano pong gagawin? Yung mga equipment na sinasabi natin nag-iinit ay yung mga naka-design talaga na nag-iinit. Bakit kailangan mag-iinit? Siguro heater siya ng tubig. Pampaligo, heater siya ng tubig na inumin. Di ba? Ano pa? Pwedeng may mga appliance tayo na heater ng hangin kasi malamig tulad sa Baguio City, sa Benguet Province, sa Tagaytay, sa Antipolo City, sa Tanay. So those are the areas na, example of areas na kailangan natin ng mainit na ano, kapaligiran. Okay? So there are several equipments designed for heating. So kung meron kayo sa bahay na mga equipment devices na nag-iinit tulad ng motor, ano pa? Electric fan, nag-iinit yan. Aircon, yung likod na aircon nag-iinit. Malamig ang binubuga, pero yung likod niya nag-iinit. Okay? So, anong dapat gawin? Yung mga equipment na yun, have them cleaned every year. Nag-clean ba kayo ng electric fan every year? Malamang hindi. Diba? Every year. No, dapat. Mayroon tayong ka-schedule dyan. Every year. Magandang maganda dyan na ano natin is yung between, yung mga araw between Christmas and New Year kasi medyo bakasyon tayo dyan. Tapos, naalala natin na para sa bagong taon, malinis lahat yung ating mga equipment sa bahay. So, magandang gawin nyo yun. Na, halimbawa, 27, 28, 29 ng December. Yan. Maglilinis kayo noon. Okay. Schedule nyo. Taon-taon. Every year. Okay? Then, have your chimney cleaned every year. So, lahat ng daanan. So, kung meron kayong aircon, yung daanan ng mga hangin na sa likod na aircon, clean din yon. Yung mismong ano ng aircon, ipa-clean once a year. Ito naman, chimney. Ganun din. Karamihan naman sa ating bansa, wala naman chimney. Mga company, sa company meron chimney, so clean nila yun. Supposed to be taon-taon. Okay? Okay? Then, keep space heaters at least 3 feet from anything that can burn. So, 1 meter sa mga light materials. So, mga sa light materials tulad nito. Tissue. Napakadali eh. Dati ginamit mo, nag-ano-ano ka ng ano, sipon, tapos eh, nilapit mo lang doon, pinabayaan mo lang, yung pala nagiinit yung ano, yung equipment. Oh, hindi mo alam, nakatulog ka na sa sopa, andun. Oh, katabi, oh, dumikit doon. Eh. Yan po ang magiging cause ng fire. So, dapat at least meron tayong what? 3 feet or 1 meter. Ganyan po kalayo yon, 1 meter. Okay? 1 meter. So, next. Turn space heaters off when you go to bed or leave the room. So, turn off lang yung mga bagay na yan. Pati yung mga hindi nag-iinit tulad nito, advice ko. Kasi ito kasi hindi nag-iinit. Pero, pagka-abnormal ang paggamit, pagka may mga nangyari, maluwag, ganyan, nag-iinit din. At marami ng insidente na nangyari na naapektuhan, naging sakuna, may namatay pa. Okay? Dahil lang sa charger, pati yung battery ng cellphone pumuputok. Pati battery ng cellphone pumuputok. Kaya, anong gagawin? I-off, tanggalin yung saksak ng battery. Tanggalin yung pag-charge pagkatulog ka. I-100% charge mo siya habang gising ka. Pagtulog mo, tanggalin.
Oh, tulad niya, no? Nakikita natin. So, disconnect, disconnect mo. Huwag mo lang i-off. Hindi enough yung naka-off. Eh, naka-off naman, sir, eh. Naka-off naman, sir. Oo nga, ay kung may yung on pala niya, nandyan pala sa taas yung on. Tapos, nagulat yung pusa. Naluksuhan, eksakto, tumama sa on. May nangyayari pong ganyan. Oh, naging on tuloy. Hindi mo alam. Tapos nakadikit ang iyong ano, yung iyong beddings, bedsheet mo. Yung bedsheet, light material po yan. Tulad dito, light material yan. Bedsheet, oh, ay nasusunog na yan. Hindi ka pa alam, tulog ka. So yan po, nasa picture at your left side. Ganyan po ang iwasan natin. Gawin po natin ganito, sa right side. Okay? Tanggalin mismo yung equipment na yan. May ganito tayo eh. Actually, meron akong ganito. Kaya lang, I think sa Japan yon. Heater, electric heater. Sa halip na aircon, pagka winter, meron kaming electric heater. So, meron din ganito sa mga, I think, sa mga ibang bahay sa Baguio City, Tagaytay, Antipolo, mga ganyan. No? Malalamig dyan sa lugar na yan. Okay? So, next. Have a sturdy screen on your fireplace. So, may screen sana, yun. Yan o, may nakalagay na screen. Lumalabas lang yung init para maging komportable yung surrounding air. Pero, hindi ganito. Kasi pag ganito, yung mga particles, wala man lang, ano, harang talagang lalabas. Ito, lumalabas lang. Kaya lang, limitado. Limitado. Hindi ito, katulad ito. Free. Free talaga silang lumabas. Mga particles, abo. Yung mga abo-abo na yan, eh, pagka nahanginan, di ba, lumilipad-lipad, ay may mga maliliit na ano doon, na ano pa, may fire pa. Yung mga lumilipad-lipad na maliliit na abo, may fire pa. Dumikit sa ganito ngayon. Oh, pag dumikit dyan, magsusunog-sunog. Tulad ng sa mga welding, di ba, yung mga tumitilamsik na ano, sunog nung sa welding. Pag dumikit dito, o sa damit mo, nakakabutas ng damit eh. Nakakabutas ng damit, bubutas. Oh. Okay? So yan, kukos ng fire. Pagka hindi mo napansin. Mabuti kung napapansin mo, oh, mabuti, nasira lang yung damit mo, ay kung masunog ka. Okay? So iwasan natin yung mga bagay na yan. And then lastly, never use your oven to heat your home. So nakakatawa, yan o, oh, wala ka namang liluluto. Pinainit mo lang. So, bumili ka na lang ng ganito. Merong nabibiling ganito sa mga malls. Yung electric heater. Kamukha siya ng ano, yung pangpatay ng mga lamok na ano, na equipment. May ganito rin eh. Heater din yun. Kaya lang may kulay. Ito kasi, hindi kinakailangan yung kulay. Yung kulay doon sa heater na yun, yun ang nakakapag-attract ng lamok. Lumalapit siya doon. Namamatay yung lamok. Okay? Pero ito, heater talaga para sa lamig. Malamig ang panahon, no? Hindi po porke malamig ang panahon ay hindi magkakasunog. Maski winter sa US o sa Japan, nagkakasunog. Kung talagang andyan yung spark, meron lang po tayong tatlong tatandaan. May heat, mayroong fuel, at may oxygen. Pagka nagkasama-sama po yan sa isang point, ito, oh, nagkasama-sama, merong nadikita ng ano, fuel, nadikita ng init, ay merong tayong oxygen sa air, oh, magkakasunog po. Yan po ang magiging cause ng fire. Kaya iwasan po natin ang mga ganitong bagay, lalo-lalo na itong nakikita niyong picture sa iyong left side. Gawin po natin tulad nitong sa right side, ang ating practice sa bahay. Okay, so once again, this public service is brought to you by College of Engineering and Technology and through the courtesy of NFPA, National Fire Protection Administration. This is your Dr. Ibi, your samurai engineer at your service. Thank you.